Magandang araw mga kapatid. Kumusta po kayo? Nandito pa ako sa sasakyan. At madami na mga taon na bumibisita sa ating office para ma-empower sila at paggamit nila yung dasal ng ating simbahan po. At papunta tayo dito pauwi. Merong isang nanay na lumapit sa atin dahil yung kanyang anak pala ay makakita ng itim na lalaki. Saan niya makikita yung itim na lalaki? Sa CR. Hindi lang itim na lalaki ang nakita niya sa kanilang CR. Nakita din niya yung bago tayo magpatuloy, i-recognize natin si Irene Sepp, lagi itong nanonood sa atin. Itino Banaag, si Rosindo Umagap nanood sa atin, si Elves Reigns nanood din sa atin, si Zenaida ng Batak, parokyano ko, si Kristen Flores Amarado sa Badyan, Cebu, si Teresita Digman nanood sa atin, si Eva Habonilio Bubier, si Pachi Sapid, Ken Solis, si Philly Balagusa, Cyrus Glenn, si Mercy Alvarez, si Zil Aved, si Maria Rafaela, si Fibralin Babatuan, Cyrus Glenn, James Corato, Lorna Gadiano. Mayong hapon, Padre, makita lagi kung anino. Anino na, Padre, katong before. So, mag-close ka sa psychic ability mo. Nandyan yan sa prayer of the church, yung Father si Kia po. At ngayon, patuloy tayo mag-share. Sa bago lang, kanina pa lang, matapos ang misa natin sa Hinupulan, Valencia, Bohol, may nag-request sa atin na i-bless yung bahay niya at i-close din yung third eye ng anak niya. Dahil ang makikita ng kanyang anak, yung itim na lalaki. Saan niya makikita? Sa CR. So, ano dapat natin gawin dyan? So, i-renounce natin yung mga occult involvement sa mga ninuno natin or sa atin mismo na mga involvement. Dahil, tinanong ko yung nanay, hindi lang itim, bago niyan, hindi lang itim na lalaki ang makikita niya sa CR. Pati sa kwarto niya, nakakita din siya ng babae. At nakakita din siya, hindi lang babae, batang lalaki. Nakikita niya. Merong ulo, pero walang mukha. Merong ulo, pero walang mukha. At dun sa kusina, sa bandas kusina nila, alam niyo mga kapatid, merong tatawag sa kanya. Sa pangalan talaga niya. Tatawagin siya sa kanyang pangalan. At ang nangyari mga kapatid, ay lagay natin yung cellphone natin para hindi gagalaw. Ang nangyari mga kapatid, yung kanilang dun sa kusina, anong Tagalog ng abuhan? Dun sa abuhan nila mga kapatid, may bell na tutunog. No? Teng! Malakas na malakas. Hindi lang siya ang nakarinig, pati na yung lola at lolo niya. Pero hindi sinabi ng lola at lolo niya ang kanyang narinig. Hindi sinasabi ng lolo at lola na meron din siyang narinig. Pero nung sinabi ng kanilang apo, ako din lolo, meron akong narinig. Ang lakas, ang sakit ng tainga ko. Doon sa kanilang abuhan. Yung abuhan, doon sila magluluto mga kapatid. At nung yung bahay mga kapatid, lalo na yung abuhan nila, doon siya makakita at doon niya ma-feel yung mga unclean spirits na magpakita sa kanya. Ninagyan ko ng cross yung kanilang abuhan. In the name of Jesus of Nazareth, nag-renounce din siya. So nawala yung signal natin at bumalik. Pasensya na po. Dahil data lang yung ginagamit natin ngayon, mga kapatid.
So ang nangyari mga kapatid, patuloy tayo, no? Parang advertisement yun ha, no? So patuloy tayo mga kapatid, ang nangyari, ito ang nangyari mga kapatid. Nung kinuha ko na yung cross at inilagay ko sa floor ng kanilang abuhan, nag-react yung bata, grade 9, babae, umiyak. At sabi niya, bumigat bigla yung kanyang likod at nahirapan na siyang huminga. No? Naninikip na yung kanyang dibdib. At ang nangyari mga kapatid, hindi niya mapigilan. Yung mga luha niya, ang daming umaagos na luha niya. No? Dahil kinabahan siya ng grabe. At ginagawa, anong ginagawa natin? Dinilibrance natin ng patuloy at dinilibrance din natin siya. At pinapray natin siya ng prayer of closing the third eye. No? So patuloy pa rin siyang umiiyak at patuloy pa rin sumisikip yung kanyang dibdib. Pero sa awa ng Diyos mga kapatid, na patuloy tayo nag-pray sa kanya, ngayon lang po, ngayong araw lang po yun nangyari. At sabi niya, gumaan na yung kanyang, hindi na din masikip yung kanyang dibdib. At sa awa ng Diyos, hindi na din bumibigat yung katawan niya. Okay? At yan po ang iba binili ko sa inyo. At binigyan natin ng instruction yung kanyang nanay na mag-deliverance sa bahay. Mag-deliverance sa bahay niya. Pangalawa, maglagay ng mga sacramentals sa area kung saan buhay na buhay yung mga gumagala na mga espiritu. Nagpasalamat po sila ng marami sa empowerment na binibigay natin sa kanila. At magbasa lang na tayo ng ilang comment dahil magmisa pa ako alauna dito sa office natin. At ang ganda ng ebanghelyo. At mag-live naman yung punto per punto stop ngayon. So, mga alauna hanggang alas dos, magmimisa tayo para sa mga tao na maaga na bumibisita sa ating office po. At nanonood sa atin si Eva Habonilio Bobier, no? Si Zia Angel Maulas, no? Nanonood sa atin. Pwede ba maka-order sa ato imong rosaryohan gikan sa Davao, Father? Pwede maka-order atong imong rosaryohan. Bili na lang kayo sa ang dami namang rosaryohan dyan sa St. Paul's. At si Emmanuel Lumibao nanonood sa atin ngayon. Brother Lumibao, si Lance Ranan de la Cruz, no? Nanonood sa atin, si Ninian Romo. Mayong hapon, Padre, from Samal, Davao. Good noon, Father Darwin. Sino ba? Si Priscilla Bacho, Father, pag-live sa imong mass, Father. Live tayo sa punto per punto stop po. At Bisaya po yung... Bisaya po yung misa natin. Bisaya po yung misa natin mga kapatid. Hello Father, good afternoon. Happy Sunday. Can't wait to see you here in Masbate po. So pupunta tayo sa Masbate this coming bugo tayo sa 23 at sa Masbate tayo sa 24 hanggang 26 siguro, no? Tatlong parokya po ang bibisitahin natin dyan sa Masbate po. At si Teresa Digman, Father, anong oras po kayo mag-blessing sa tubig? So, merong online blessing alas 8 hanggang alas 10 po. Pero, ngayon din, magla-live sila sa punto per punto. Alauna hanggang alas 2 ko na mag-bless tayo ng mga sacramentals po. Okay? So, may isang minuto pa. Pa-shout out, Father Darwin from Damulog, Sugod, Cebu, na Sunya Arcibes. Good PM, Father Darwin, Sonia Arcibes, no? Ananya Marquez Cubillas, watching from Cebu, Hirako Kusay. Si Lourdes Vlogger, nanonood sa atin. So wala na tayong oras mga kapatid, meron pang 40 seconds pala, no? BT Castino, good afternoon, Father Darwin, watching from Payao, Duero. Nakapunta po ng Payao, dahil yung classmate ko ay taga Payao, okay? At si Irene Sepp, Estelia Criston Abanid Ramos, nanood sa atin, si Imelda Itang,
si Lizelle. Solo na kong oras mga kapatid. Fighting Maria Tataxef D with a humble heart po. God bless.